guys, this time, ito na yung ating manibela. Ngayon, binalik ko siya ng ganito. Bale, mano-mano lang eh. Tapos, kapirot-pirot. So, yung gagawin natin, kakatingin na lang natin yung maayos na part. Ito na yung pinakagagawin natin yung U. Or yung pinaka-end niya dito. Hindi natin siya magagawang U talaga kasi nga, wala naman tayong bender. Pero, didiskartyan na lang natin sa welding. So, umpisa natin ito. So ngayon guys, magpuputo na tayo ng rear area. Then ito yung ginawa ko, no. Wala tayong Ubend. Ito itong ginawa ko na to galing to sa manibela. Kasi iba yung made ng bakal ng manibela natin. No. So ayusin pa natin yung weld niya and kikinis. Pag pinamotor na natin to, wala nang bawian yan, wala nang balikan. Kailangan sigurado na kung mag-cross ng bingga. So, nagkating ako ng dalawang ganito. Solid bar para dito sa ating chassis. Tapos, ipapasok ko yung aking seat loop, ano. Dalawa yan. Gawin muna natin. I-welding muna natin to dito. Tapos, ipapasok natin yung ating ginawang seat loop. So, ganyan siya, no? I-welding ko muna yun doon. Tapos, medyo i-bend ko pababa para pumantay siya. Then bago ko siya ipapasok, tapos i-weld din ulit natin to para talaga siguradong matibay. So, umpisa na natin to. So ngayon guys, no, ispatan lang natin siya ng konti. Tapos, i-bend na natin to para maging pantay siya. Ito, no, na hindi medyo nakadefock na ganyan. Okay. So guys, ayan yung ating trabaho, no? Hindi ko na na-videohan yung pag-welding. Nabuhusan ng memory. So ayan guys, no?
ayusin pa natin yan, gikinisin pa natin. Once na po repaint na natin siya, yung ating chassis. So, ayun lang guys. Hope to see you on my next vlog. And please like and subscribe guys para maging updated kayo sa ating build sa mga susunod pa nating upload. Ayun lang guys. Ingat!